Yes. Welcome to another round of Pep Talk. Good afternoon, everyone. I am Gino Garcia from the Business Administration Department of IABF. Welcome to another round of Pep Talk, your pre-employment preparation talk webinar series, and this is our fifth episode. Pep Talk is a regular virtual series designed to prepare the graduating students for employment by equipping them with the necessary knowledge through talks touching on various topics delivered by industry professionals and experts. And on your screens right now, you can see our previous Pep Talk webinars. You may rewatch them on your most convenient time at the Career and Placement Office official Facebook page, the official FEU Facebook and YouTube pages. Today's webinar is being live streamed via Microsoft Teams. We are also live via the FEU and Career and Placement Office official Facebook pages. To participate in our question and answer part later this afternoon, you may submit your comments and questions anytime at our conversation page, which can be found at the right side of your screen if you're using a desktop, or at the live Q&A tab if you're using a mobile phone or other portable devices. You can also post your questions on Facebook as we are live streaming also via the official FEU FB page. As you all know, the past months have been truly challenging for most Filipinos, especially in the realm of seeking employment and preserving job security. Hence, many people have started pursuing their own businesses in order to carry on in this pandemic. Not everyone has the courage to do so because of the lack of confidence and guidance. And that's why for today's Pep Talk, our topic is Be Your Own Boss, How to Start Your Own Business. So please stick with us until the very end of this program because you will surely learn a lot. And by the way, I would just like to remind everyone to please make sure that your microphones are on mute, especially during the lecture proper, to avoid causing any unnecessary noise. Thank you for your cooperation and enjoy the rest of the program. And now, ladies and gentlemen, at this point, may I call on the Director of the Career and Placement Office to give the opening remarks. Please let us all welcome Ms. Maria Carmencita Bades Suva Alfonso. Ma'am, the screen is yours. Thank you, Sir Gino. Thank you very much, our e-faculty. Talagang proud. e-faculty awardee of the year. Anyway, our distinguished speaker, our president, our vice president, Mr. Joven Castro, deans, faculty members, students, and co-employees, good afternoon. Thank you for taking a time out of your busy schedule to join us today. The recent academic year showed us a preview of how things will be even after pandemic, where many might be able to cope with easily, some may endure hardships. As we shift to a new paradigm, adapting to this so-called new normal will largely depend on how prepared we are, especially our graduates. With this, the FEU Career and Placement Office, or CAPO, has designed a 13-part series webinar to give the students the basics of working and finding a job amidst the new normal we have. We have also prepared and migrated online all other CAPO activities designed to help prepare our graduates for the new world of work. Online mock interview and coaching last July, the ongoing online exclusive recruitment, student exposure to industries, to name a few. We shall be posting all this in the official FEU social media sites and Canvas, so please check out our event posters and calendars. Let me show you a short video clip of CAPO's lineup of activities for the rest of the year. Thank you.
So please check our FB page from time to time for the updates. And now, for our fifth episode titled, Be Your Own Boss, How to Start Your Own Business, we are grateful to be joined by no less than the company CEO of the successful and famous Zark's Burger Chain. I am sure his valuable insights will be very helpful to you, our dear graduates, should you want to pursue a business in mind, especially at this time of pandemic, wherein our ideal or dream work is a bit hard to find at this time. Capo believes that this topic should be discussed to prepare our graduates and give them a better perspective of the world they are facing. No longer the same as it was a few months back. And while it is not going to be easy to sort out the challenges in this new paradigm that we are always in, always remember our mantra, be brave. Because Tamaraws have always been resilient to whatever comes our way. And now, without further ado, allow me to introduce our speaker. He is the owner and president of the famous Zark's Burger Chain, a former OFW who started his business at a very young age of 23. From one burger joint in Taft Avenue, 9 years ago, it grew to a nationwide burger chain with 60 branches all over the Philippines. A graduate of hotel and restaurant management in the Philippine Women's University, he bagged Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award for small and medium business in 2019. Aside from being super busy running his business, he gives back by transforming lives through mentorship and giving talks as he imparts to aspiring entrepreneurs the skills and knowledge in starting a business like this one. But enough of my story about him. Let us hear the rest of the story directly from him, his journey of his success. Ladies and gentlemen, please welcome to your screens, Mr. Rolande Victor Zark Varona. Good afternoon, sir, and thank you for being here. The floor or the screen is now yours. Good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita po. Maraming salamat. So, kukwento ko ngayon kung paano nagsimula yung Zark's Burgers, my story, our story. Nagsimula po ito, bata pa lang ako. Every Sunday, after namin mag-church ng family ko, kumakain kami sa restaurant sa Malate. I grew up sa Malate area. So, during that time, na-inspire ako sa LJC Group. Mga restaurants to na Bistro Remedios, Cafe Adriatico, Malate, mga popular sa Malate area. They are ahead of their time noong mga panahon na yun. So, ang ganda ng service, very consistent. Kung yung mga bata dati, pangarap maging, maging pilot, maging teacher, mga doktor. O pangarap ko dati, namangha ko sa restaurant. Pangarap ko mag-aroon ng sariling restaurant someday. So, plinano ko paano ko ma-achieve yun. Kasi we're not that well off, pero okay naman na napag-aaral kami ng mom ko, no? Solo parent yung mom ko. And, pero syempre kailangan kong magpursige para matupad yung mga pangarap ko. So nag-plan ako, I took up HRM sa Philippine Women's University. After noon, tri-sem kami, so medyo maaga ako na-graduate, 19 years old. Medyo madali lang HRM eh. Pumasok ka lang, tsaka babait si Sir Alcaide. Nandiyan na ngayon siya sa FEO, friend ko yan. So, masipag na. Basta sipagaw mo lang, papasa. So, parang ganun yung mindset ko dati. Kasi yung mga engineering, parang mahirap yan. Yung mga ganun. Yung HRM, parang luto-luto lang to. Feeling ko ganun. So okay naman. Pumasa naman on time. So, I graduated medyo maaga. And then after that, nag-work ako sa Outback Steakhouse. I worked there as a fry cook. So, fryer ako doon for 2 years. Nagaluto ng French fries. Never ako nakahawak ng grill. Kasi pang magagaling daw yun eh. Diba? Mabibigat yun, tsaka mamahal ng mga steak. So, medyo high risk. Pero during that time, hindi ko sinayang yung pagkakataon. Kahit na fry cook ako, nakikinig ako sa mga kwentuhan ng mga managers. Inaalam ko yung system ng restaurant. Kasi naniniwala ako lagi, isa sa pinaka-principle ko is I always make use na yung oras ko kasi hindi na mababalik yon. Parang ganun yung, bata pa lang ganun na yung nakasanayan ko na impart sa akin. So, tapos nagsisave na ako ng money nun. Yung savings sa, yung salary ko goes through kagad yun sa savings ko. Yung first month ko, naalala ko,
ginastos ko lang doon, nagpakain lang ako sa friends ko at family, pero the rest nun, wala akong binili para sa sarili ko. Sinave ko lang kasi gustong-gusto ko talaga mag-open someday ng restaurant. Tapos 2 years, naswerte ako ng 21 years old, nasama ako sa mga friends ko doon. Nayaya ako mag-work sa cruise ship. Ito ngayon, so 21 years old ako, I traveled sa US, Caribbean. I worked there for 2 years, napakahirap, no? Malayo ka sa family mo. Napakahirap ng trabaho. 12 hours a day, 14 hours a day, walang day off. And very tempting gumastos that time. Kasi 21 lang ako that time, pero medyo maganda yung pay and very stable na trabaho. Magandang trabaho, makapag-travel ka sa ibang bansa. Pero again, nakafocus ako sa goal ko, sa dream ko. Yun lang talaga naging isang pangarap ko na pinangahawakan ko. To open up my own restaurant. So kahit tempting gumastos at mag-good time, at kung bumili ng kung ano-ano, naka-focus ako. Lahat ng salary ko, inipon ko to save for my dream. Tapos nung 23 years old ako, bilang-bilang ako na, ano, ng konting savings ko. Una, nag-franchise ako. I went to Franchise Expo sa World Trade. Tanda ako nun. Yung uso that time, yung noodle house eh. You have to, ano, mga noodles as ikaw maglalagay ng different kinds of sauces. Sabi ko, parang ganda ng concept na to. So I opened that sa Divisoria. Siyempre, wala akong tao that time. May bantay lang sa store doon. Pero every day, I go to Divisoria. So, kabisado kong pasikot-sikot yan. Tondo, Divisoria area. Bababa ako sa Binondo Church. Tapos maglalakad na ako hanggang Tutuban Mall. Kasi hindi nakakapasok yung jeep that time. So, imagine every day ginagawa ko yun. Okay naman yung ano yung kinikita. Siguro making 15,000, 20,000 that time. So, medyo okay naman. Iniisip ko na that time, imumultiply ko to, like naging 5 stores siya, eventually dadami, kung maganda. Kaso nga lang, doon pa rin yung ano ko eh, yung as a cook, di ba? As pag-cook ka kasi yung creative mo, ano eh, malikot yung utak mo. And na-inspire kasi ako dun sa travel sa US eh. Na-inspire ako dun sa mga mom and pop na mga restaurants, di ba? Mga diner. Tapos 2009, 11 years ago, andun yung Man versus Food eh. Favorite show ko yun. So, na-inspire ako. Tapos sa TAF, naglalakad lang ako. May nakita ko magandang pwesto. Napakaliit lang. 16-seater, just 20 square meter space lang. Sabi ko sa sarili ko, oh, maganda, dito ay open yung first na restaurant na gagawin ko. Kaso nagastos ko na yung konting savings ko. Meron pa naman na konting natira. So I asked for my mom kung pwede bang mag-loan sa kanya? Pwede bang mangutang, pero babayaran ko. Sabi niya, papahiramin niya ako basta pakita ko yung feasibility study. Buti na lang, siniseryoso ko that time yung, medyo siniseryoso ko that time yung feasibility study nung college. So medyo alam ko naman konti mag-compute-compute. So isa yun, I think, very important, no, habang nag-aaral na seryosohin yung feasibility study. Kasi naalala ko yung mga classmates ko dati na ano eh, basta maipasa lang. So I think it's a very important yun na tumatak sa isip ko. Kasi siguro at young age pa lang, nasa isip ko na rin na sa future, I will open up my own restaurant. So pinakita ko sa mom ko yung simpleng feasibility study and I'm not sure kung naiintindihan niya. Kasi hindi naman siya mahilig sa business. Siguro gusto niya lang makita kung gaano ako ka-serious that time. So pinakita ko. And he lent me ano konting dagdag na kapital. Naisip ko that time, anong concept kaya ang magandang i-open? Anong magandang i-concept? Kasi ayoko naman ng isa dalawang store lang. Gusto ko pag nag-open ako, scalable. Kasi para sing dream ko is to open ano yun, maraming branches. So ano magandang opportunity that time? And remember, 11 years ago, wala masyadong burger joint na player dito sa atin. It's only fast food or you go to sa mga high-end ng mga American chain ng mga franchise. So walang ano nakikater sa mga students, sa mga workers, na they can experience yung casual dining, sit down. And yung menu, hindi lang yung mga boring na typical cheeseburger. Papasok tayo yung mga nakikita natin sa Man versus Food. Yun yung mga inspiration natin. So dun ngayon, lumabas yung, ano, yung concept ng Zark's Burgers. Next slide please. So anong mga concept ng Zark's Burgers? Andun yung jawbreaker. Alam na, ayan, if you finish that in 5 minutes, libre na. And of course, in Luther Burger, we use the honey glazed donuts instead of buns. And bacon wrap burger. At marami pang iba. Marami kami mga iba't ibang burgers. So that time, napaka ano, very fortunate kami na right
timing yung pasok namin and yung ding advent ng social media. I think very important din sa lahat ng gagawin is right timing eh. Malaking ano yun, malaki could be pwede kasi mangyari masyado ka lang ahead ng konti, di ba? So again, malaking factor yun, right timing, kaya kinangkilig kami kagad ng mga tao. Unang I think nag ROI kagad ako yung maliit na capital ko in 5 months eh. And then dahan-dahan na kami nag-expand eventually. So next page please. So yeah, so started 2009. Mas naalala ko noon sa Taft, nag jawbreaker day kami. Meron kami dati, actually hanggang ngayon medyo na-delay lang ng konti ngayon. Once a year, meron yung 300 pesos burger namin naging 150 na lang siya. Kung napupunta kayo sa Taft, sobrang haba ng line namin noon, buong kalye sinakop namin. Pumuntahan kami ng pulis at barangay ng araw na yon. So doon ako nakakita, we have, think we have something special here. Kasi dati ang hirap, ngayon mabilis mag-viral eh. Dati medyo kailangan may viral, tapos may secret ingredient ka pa para tangkiligin ng tao. In fact, yung like sinasabi, pinaka-proud ako na ngayon ang dami mga pinipilaan, pero I think wala sila yung pila nung time na yon compare sa kung paano kami nagsimula. So again, maraming salamat lalo sa mga una-unang customers namin kasi sila yung dahilan kung bakit kami nag-grow at kung nasaan kami ngayon. Next please. Ayan, so pero alam natin ito, yung isa sa mga pinaka-popular namin, yung mga burger challenges namin na inspired dun sa favorite show ko na 11 years ago, yung Man versus Food. Kasi yung sa mga travels ko sa US eh, parang ang fun ng vibes dito sa mga mom and pops ng mga restaurants, yung mga diner. Bakit parang wala dito sa ano, sa Philippines? Pero di ba, ang ironic kasi sa Southeast Asia tayo yung pinakamalapit sa ano, sa Western culture, pero bakit walang ano, walang nagki-cater sa atin ano para sa normal, sa typical na ano, na estudyante, sa typical na mga na workers. So next page please. Ayan, so syempre very important yung branding. So you know, meron kami mga records sa Guinness Book of World Records. Yung most burgers eaten in 1 minute, si Rex Terabyte, taga FEU pala yan. By the way, taga FEU yan, isa yan sa ano, I think marami nakakilala dyan sa FEU. Yung may record dyan sa Guinness Book of World Records, kinain niya yung 5 burgers namin in 1 minute. Siya rin may record ng Tombstone Burger namin tsaka Jawbreaker. So, si Terabyte. Next page, please. Of course, isa rin sa ano namin, yung nag-join din kami ng PBA D-League and nag-champion kami back in 2018. So, isa yung sa mga ginagawa namin para ano yung brand equity mag-grow. Not only yung mga stores dumadami, kasi very important din naman sa brand yung recall ng tao. Next page please. Yan. So ang tanong dito, no, kasi ating biggest challenge, I think mas yun yung mas interesting malaman kung paano nag-grow yung Zarks. Kasi lalo I started 23, very young na ako noon. And experience ko, cook ako, fryer ako when I worked sa cruise ship. Sa cold kitchen ako, nagagawa ako ng salad. Wala akong experience mag-manage kahit na isang restaurant lang. So ang ginawa ko, I went back sa dati kong trabaho and I asked mga ibang kasamahan ko, mga former bosses, if they can help me manage the restaurant. Sabi ko, hindi ko kaya mag-isa to. Hanggang dito lang yung skills ko. I think that's very important when not only sa work and not only in business, but sa life in general. Now, you have to always surround yourself with the right people na mas magagaling sa'yo. Kasi mas iaangat ka nila, mas tutunuan ka nila iaangat. Yun yung principle ko lagi eh. Hindi ako lagi pinakamagaling sa room. I always want to learn. Never ending process kasi yan eh. Yung matututo ka sa kanila and magko-complement din sila at the same time sa skills mo. So nagtutulungan kayo. So isa yun sa mga important na ano, nung nagsiscale na kami, nag-grow na kami na 7-8 branches na mga hinanap ko.
Kasi nung simula, nung start pa lang, ako gumagawa lahat eh. Ako nag-design nga ng first tournament, ako nagluluto doon. In fact, sometimes ako nag-deliver. Para ano, parang one-man show. Para nag-grow kami. Nating hindi ito yung right system. So before ako mag-scale up talaga ng todo-todo, I get the right people muna and I put them at the right seats on the bus. I think that's very important sa ano. And pangalawa, gumawa kami ng sistema, paano namin mamumultiply ito. Hindi lang basta open ng open. Kasi we also have to open responsibly. And pinaka-importante, syempre, yung team namin, yung team will share my vision sa company and naniniwala sila sa pupuntahan ng company. At same time, ako rin, match din sa vision nila personally and professionally. So yun, tuloy-tuloy kami nag-grow throughout the years. Sige, next page please. Siyempre, kailangan mo rin mga innovations bukod sa mga una namin burgers. So may mga nilabas kami ng mga Unli fries, grilled cheeseburger, double-decker yung pizza burger namin, grilled double-double, yung may cheeseburger, tapos may mac and cheese sa loob, the cheesy bee, binuusan namin ng cheese sauce yung hamburger. So alam ko medyo nagugutom na kayo, ha? Mamaya pwede kayo pa-deliver ng Zarks. Kasi curfew pa, so hanggang 6 PM lang. So next page please. Siyempre, meron kami food truck for events. Ayan. Sige, next please. Burger steak, next please. And next, yeah. Mamaya pwede kayo mag-deliver sa susunod na araw. Next page please. And you can also download the Zarks app to get points. And I think next month you can also use the app for delivery na rin. Next page please. Next page. And last year, we had yung first namin na Zarks Fest. A celebration ng 10th anniversary namin. Yung our way of giving thanks sa mga customers namin. Unfortunately, this year, dahil sa pandemic, medyo madelay natin konti. Pero yun ang keyword doon na delay. Kasi matutuloy pa rin yan. Niniwala kayo matutuloy pa rin yan. Kung the end of the year, most probably next year. So, next page, please. And continuing education. See, next page, please. So yung journey na ng brand namin, no? Dahan-dahan kami nag-grow and of course marami mga natutunan along the way, no? Tulad na nag-open kami sa Visayas and Mindanao. We opened that first we opened those 6 stores as company-owned stores. Pero syempre, yung realization doon nakita namin na mahirap i-manage. Kasi mostly Metro Manila based kami, even our managers. Dati kasi ayaw ko i-franchise yung brand kasi medyo parang baby ko to, parang baka yung mga misconception na baka ma-dilute yung quality, baka masira yung brand. Syempre ngayon I tap again yung mga right people to help me manage the company kasi isa sa principles ko rin is always get the best practices ng mga nauna na sa atin, ng mga mas kagaling. Maraming daming company. So, yung common denominator ng mga nag-scale talaga ng mga companies is they go to sa franchising. So, that's the time we realize na let's offer yung franchising para dahan-dahan tayo mag-grow all over the Philippines. So, from our humble beginning, 11 years ago na napaka-liit na store, I think 14 seats lang kami noon sa TAF. Now, we have 60 plus stores all over the Philippines and dahan-dahan pa rin nag-grow. Ngayon, with this pandemic, alam ko napaka-uncertain na ng situation natin ngayon. I think ako personally as an entrepreneur, as a leader of Zarks, ito yung biggest challenge na kinakaharap namin. Of course, hindi lang kami kundi lahat sa lahat tayo medyo nahihirapan mag-adjust. Kasi simula, it's easy to give up and break kasi mahirap sa mga susunod na buwan and for sure yung ECQ magda-negative
Pero again, being an entrepreneur isn't not just about making money. Being an entrepreneur is a moral and social responsibility. Moral obligation namin to, moral obligation ko to sa team, the ecosystem ng Zarks, more than 1,000 families ang umaasa sa ecosystem ng Hello. Sorry. Sabi ko, being an entrepreneur is a moral and social responsibility. Moral obligation namin to take care of the staff. Kasi hindi lang naman sa good times. Dapat medyo pag naghihirap, nandyan ka rin para sa kanila. So kailangan mag-continue. And social responsibility rin at the same time para pag nag-reopen kami, we want to make sure na safe yung mga customers namin. And naniniwala ako kasi na to help, na yung tulong talaga para sa ano, yung tulong ko talaga para sa bansa natin is to ano, to reopen the stores and to help revive the economy. Kasi in our own little way, makakatulong tayo, makapagbigay ng trabaho uli. So during ECQ, nagpahinga kami mga 2 to 3 weeks. During ECQ, we reopened 10 stores. For sure, alam ko noon, negative yun. Negative yung month na yun. Pero ginawa namin yun ng team para magka-continue yung mga staff namin. And at the same time, magkaroon kami ng head start papunta sa new normal. Kasi wala na tayong babalikan ngayon kung anong meron noong January and February. Ngayon, we have to adjust. Kasi as an entrepreneur, hindi ka pwede maghintay lang. We have to adjust kung ano yung ano yung binibigay sa atin. So, we reopen. Napaka-big challenge ngayon to, especially sa ano, no? sa food industry, sa tourism industry, and sa service industry. Medyo matagal. Fortunate na lang kami because yung burger is pwedeng ipa-deliver. Unfortunate. We apologize for the broadcast interruption. We are just, please give us a few minutes to fix the technical issue. Thank you so much. Ladies and gentlemen, once again, Mr. Zark Varona. Sir, screen is yours. Hello. Yes, sir. Go ahead, sir. Hello. Yes, sir. You can continue with the presentation. Thank you, sir. I'm sorry. Medyo naputol yung connection natin. I'm sorry. So, okay. so, so, so you.
my responsibility as a leader of the company is kung paano pivot yung company towards the new normal. So meron yung favorite na saying ko, no, when the economy turns down, entrepreneur turns up. So ang daming magagandang opportunity na nangyayari. Ganun ako lagi, ganun lagi yung mindset ko, tulad kung paano ko nagsimula, ang daming aning opportunity. Ngayon, ganun na naman yung mindset ko, paano yung magandang opportunity? Kasi yung food, nandyan lang yan eh. It's just mag-evolve lang yan, how we will approach the customers. Tsaka magandang, yung keyword naman nangyayari dito is temporary, madedelay lang lahat ng ito. Yung mga dreams natin, tsaka mga pangarap, magkukontinue lang yan. So ang tanong, paano natin gagamitin yung oras na to? So we made the plan, nag-plan kami ng team ko. And 2 weeks ago, we launched our new brand, Howl Chicken. It's an oversized nuggets. And next month, we will launch yung Ray's Hot Chicken, Nashville Hot Chicken naman ito. So yun yung mga pivot na ginawa namin. Again, yung isa sa vision ng company is to grow. Pero very important kasi is yung mission din eh. Yung mission is kasama mag-grow yung mga employees. So importante na hindi sila mapabayaan, especially at this time. Tulad ng sinabi ko kanina, napakadali magpahinga. Pero again, very important kasi na hindi mapabayaan sa ngayon yung buong. And then after this what's ahead sa mga fresh graduate, no? Isang ating mapapayo ko is make use of your time, especially sa panahon ngayon. Nung time ko, you have to pay pa yung mga seminar, mga webinar. Ngayon, ang dami ng available sa internet. You just have to make use of your time. In fact, kami meron din kaming page, yung Resto Coach. We isa yun sa passion project namin na nag-o-offer kami, nagtuturo just how we will make use yung time na binigay sa atin ngayon. So again, maraming salamat. Pasensya na sa bad connection. Maybe we can go sa question and answer para mas ma-answer natin isa-isa yung mga questions po natin. Thank you. Hello? Hello, sir. Thank you so much for the very inspirational talk. So without further ado, we'll be moving immediately to the question and answer portion. So we've gathered a few questions here. Okay, for the first question from one of our students, sir, how did you learn the nitty-gritty of starting up a business, the actual process? Kasi minsan, dyan kami na the dead end. Again, sir, dear Sir Zark, where and how did you learn the nitty-gritty of starting a business? Yung actual process, kasi minsan, dyan kami na the dead end. Ah, you mean yung mga pag-process ng mga mayor's permit, BIR, ganun? Tama yes, ba? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yung apo, sir. O, lahat na lang. So siguro before sa ano, kung starting up a business, very important na ano, yung feasibility study. Yun, I think kadalasan ng mga na binabaliwala. Kasi very important may goal ka. And may basis, may basehan. Pangalawa, yung sa pagdating sa processes. I think you have just to use the internet. Isang ano yun, napaka hindi katulad dati na you have to go to DTI. Dati ginawa ko, ako papumunta sa DTI. Humingi ako ng list na mga paperwork na gagawin. Sir. After that, ready? Yes, correct, sir. Requirements, mga requirements. Yeah. Yeah, tapos pumunta ako sa City Hall, ako rin lahat nagpa-process na yon, mga fire permit, health permit, napakarami, mga BIR. Kaya tama, hindi ko rin masisisi yung iba na nagsisimula na mag-give up. Kaya isa rin sa ano
may makakausap ko sa government, ina-advocate ko talaga na napagandahin nila yung sistema kasi yung Filipino susunod naman yan eh, basta maayos naman yung sistema at mas padaliin natin yung sistema para mas maraming entrepreneur yung mas ganahan pumasok sa ano, sa na mag-business. Sa ngayon mas madali, actually ngayon mas madali kasi nasa internet na ngayon lahat. So you can do e-filing, mas madali na ngayon, sir. We have another question, sir, from Mr. Kenneth Carl Cabuso, and this is his question. Mr. Varona, with all the new restaurants coming out like the Sangyupsal and other burger chains, how do you stay above the competition? Thank you, Kenneth, for the question. Thank you. Tama yun, no? Napakaraming naglalabasan. Every year may mga naglalabasan. There's a food park. There's mga, yung time namin, napakaraming burger joints na mga sumunod sa amin. And ngayon, last 2 years, Samgyupsal, di ba, mga Japanese concepts. I think very important pag may scale ka na is yung brand equity. You have to continue in marketing. Yung very important din yung marketing. Kaya doon pumapasok yung mga PBA D-League namin, yung mga concerts, yung mga promotions. And you have to be consistent to talk and yung tone mo sa target audience mo. Hindi porket merong bagong uso, gagayahin mo rin. You have to stick sa brand image mo, sa brand personality mo. At at the end of the day, hindi lang naman pasarapan eh. Kasi napakadali gumawa ng masarap na pasta. Yung mga chef, mas magaling gumawa ng mga masarap na burger, mas masarap gumawa ng pizza. But at the end of the day, it's just a complete package eh. The experience, the value, and the food. Kailangan ma-match mo lahat yun. Katulad ng tagline namin sa Zarks, no? Fresh, huge, great. Fresh food, huge value, and great experience. I think yun yung to ano eh, you have to malaki advantage kung mayroon kang ano, first mover ka sa segment na yun. And I think yun yung isa sa advantage namin. Kasi sa burger, better burger na segment, isa kami sa first mover and nag-scale up. So yung top of mind sa mga customers, nandun lagi. So example, pag may mga gumawa na food challenges, ano yung unang pumapasok sa isip? Ah, sa Zarks yan. Katulad ng sa Zarks na challenge yan. Pero so andun pa rin yung top of mind na ano na pumapasok. I think that's very important. So you have to be consistent sa brand mo. Okay, sir. Thank you, sir. Before I ask the last question, there's a message for you from Luella Grace Gutierrez. Thank you, Mr. Varona, for generously sharing your journey. God bless you mightily. So we're receiving a lot of questions from our Facebook page and from the live Q&A tab here. Yes, sir. Last question, sir. Sorry, sorry. It's a message from Miss Luella Grace Gutierrez, because we've been receiving live comments and questions. Thank you, Mr. Zark Varona, for generously sharing your journey. God bless you mightily. So that's a message from one of our listeners, from one of our students. Hello, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay, sir, I'll repeat. There's a message from one of our students. The name is Luella Grace Gutierrez. There's a message from one of her students for you, from Luella Grace Gutierrez. Thank you, Mr. Zark Varona, for generously sharing your journey with us. God bless you mightily. So one of her students who nanonood din sa atin right now. Thank you. Okay, sir. For the last question, this one's very interesting. Okay, sir. The question is, hi sir, I am a fan of Zarks. Lagi akong nasa top before kasi wala pa sa tapat ng FEU. My question has something to do with your menu, sir. If you were one of your best-selling burgers, what would you be? Hello sir, did you get the question? Sorry.
I'll repeat it, sir. The last question, this one. Hi, sir. I am a fan of Zark. Sorry. Okay, again. Hi, sir. I am a fan of Zark. Lagi akong nasa task before kasi wala pa sa tapat ng FC. My question has something to do with your menu. Sir, if you were one of your best-selling burgers, what would you be? Kung anong burger ako. Siguro ultimate burger. Yung saktong-sakto yung value. Saktong-saktong value and kumpleto na. Kasi I don't have, I think, isa yung pinaka-favorite ko rin, yung ultimate burger. And hindi siya ganun kamahal, hindi siya ganun kamura. Tama-tamang sa gitna lang. So I think it speaks also sa personality ko rin. So saktong na lang. So it's gonna be the ultimate. Yeah. Okay, sir. Okay, one last pahabol question, sir. Do you think kahit graduate ako ng architecture, I will make it sa food business? I think anyone, kahit saan graduate ka, you can make it sa food business eh. Kung na sinabi ko kanina, napakaraming materials na sa internet kung paano mag-run yung ng mga businesses. And napakaraming mentors na nagbibigay ng mga free mentorship. And gawin ko na rin itong opportunity to check our page, The Resto Coach. The Resto Coach, ginawa namin yan para tumulong sa mga aspiring resto negosyante. So, yeah, we're willing to help and to assist you. Na walang bayad yun, walang bayad yun. Kasi gusto lang din talaga namin to give back sa industry, to give back sa mga customers. At the same time, dumaming entrepreneur. Kasi naniniwala kami na yung entrepreneurship is malaking tulong to para mag-improve yung economy natin. Thank you, sir. So yeah, thank you. So thank you very much. Kaya kahit sino. Basta importante, gusto mo yung ginagawa mo, tsaka yun talaga yung pangarap mo. Okay. Thank you very much for all your questions. And thank you, Sir Zark, for answering those questions. I'm afraid we have run out of time. So one of the greatest takeaways we remember from Mr. Varona's inspiring story would be what he highlighted in one of his slides a few minutes ago, and that is always be guided by the principle of fairness, not only in life, but also in doing business. The set of values guiding the way he lives is the same set of principles he applies in his business. He believes that being an entrepreneur is not all about profit. Being a businessman means being morally and socially responsible as well. Like what he mentioned, when the economy goes down, then the entrepreneur goes up. Now, our speaker spoke about the many realities about doing business, about pursuing the career that you love, and the never giving up on your dreams. What we all have to remember is that fairness, grit, perseverance, and that never giving up attitude can give us the success we've been working hard for. Running a burger empire is not easy. He's a very busy person, but Mr. Zark believes in mentorship, that you have to pass it on. And that is the reason why he is here with us. So Mr. Zark Varona, thank you for your time. And there you have it. That concludes our pep talk for today. On behalf of the SEU Career and Placement Office, on behalf of Mang Babe Suva, we would like to thank Mr. Rolande Victor Zark Varona for his precious time. And also to our students, faculty members, and employees for joining us today. We do hope that you have learned a lot from this webinar. I hope that you will join us again in our future Pep Talk episodes. Just check the Career and Placement Office Facebook page from time to time for updates. I would also like to announce that we have a registration for the online exclusive recruitment ongoing until tomorrow midnight. So please do not miss the opportunity to seek employment from the 29 participating companies. You may register immediately after this webinar. And also do not forget to prepare your own resume or CV for this online job recruitment. And as we end, may we invite everyone to join us in singing the FEU hymn. Thank you. Thank you.
Thank you.